Ngayon, sabi nga po ng ating pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me, busy ba kayo? Eh baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayong makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayong nahiya? Maglin tong pinag-uusapan natin, makinig kayo. Magsasaka ang mga nahihirapan dito, kabuhayan ng mahihirap na tao. Agricultural country tayo, sinatabi tating agricultural country tayo pero nag-i-import tayo, hindi ba nakakahiya yun? Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. At hindi ako, sa tingin nyo ba, masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat tamatayan din kayo. What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla, hindi napigilang maging emosyonal at ilabas ang galit ng masabon nga nito ang pamunuan ng Bureau of Customs. Nang mapansin nga ni Senator Idol Robin Padilla na tila nga hindi pinapakinggan ang kanyang naging talumpati at mensahe para sa kanila dahil nga umano sa talamak na naman ng smuggling dito sa ating bansa. Nahinala nga ni Idol Senator Robin Padilla na pinasok na nga rin ng sindikato at pakikipagkuntsaba ng mga namumuno rito ng Bureau of Customs na kung saan nga ay sumisira sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa, na hindi nga ito ikinatuwa ng gusto ni Idol Senator Robin Padilla. Salip ay nananawagan nga ito para sa pagpataw ng parusang kamatayan para sa mga tiwaling uniformadong tauhan ng gobyerno na ito ay sangkot sa mga karumaldumal na aktibidad ng smuggling na sumisira sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Nakasunod nga nito ay hinahain ni Idol Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2214 na kung saan nga ay hinahangad ni Idol na amyendahan ang Section 4 Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na sa pamamagitan nga ng batas na ito na hinahain ni Idol ay parusang kamatayan para sa mga napapatunayang nagkasala. Dream shall never die. Opo, ito po, ako po yung nakapag-file na ng an act amending Section 4 of Republic Act number 10845 otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, thereby imposing death penalty when the offense is committed by a personnel of the Bureau of Customs, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, or any other uniformed or law enforcement agency. Bakit ko po ginawa ito? Dahil sa ating pong maiksing pagdinig ngayon, eh, sabi nga po ng katabi ko, eh, hindi parang may mafia kung hindi may mafia na sa loob. Samantala naman, narito nga ang video kung saan nga inapagbuntungan naman ni Idol Senator Robin Padilla ng galit ang dalawang representative ng Bureau of Customs kung saan nga ay tila hindi nga ito nakikinig sa kanyang mga mensahe at sinabi para sa kanila. Mga mahal kong kababayan, ito pong pinag-uusapan natin. Alam niyo po, galing na po kami sa mga sunod-sunod na hearing, na pagdinig. Isa pong patungkol sa mga gun for hire na ang mga players ay mga dating militar at takot-tsaba ang pulisya. Sumunod na hearing namin, bangga na nagahalaga ng mahigit na 6 na bilyong piso na ang mga pasimuno ay mga law enforcement, mga PNP. Ngayon, hearing na naman namin patungkol
sa smuggling. Mga mahal kong kababayan, saan na tayo patungo? Napakasakit pong isipin na uwi na tayo sa panahon na ang mga suspects natin at ang mga salarin ay yung nasa law enforcement. Mga kababayan, itong pinag-uusapan natin ngayon, smuggling, ibig sabihin nito, kabuhayan ng tao, kabuhayan ng magsasaka, bigas, asukal, sibuyas, tabako. Hindi ako naninigarilyo. Nung araw, malakas akong manigarilyo, pero pati sigarilyo. Nagbabayad naman ng tax itong mga ito, pero pinapapasok pa rin natin yung smuggling. Saan ba ako papunta? Dito po sa mga panukalang batas, gusto nating higpitan. Gusto nating may makulong. Alam nyo, ako ho ay nag-file ng bill. Una, para sa mga ex-military o sa mga tinatawag nating trained personnel na kapag pumasok sa pagiging gun for hire at magplano ng pagpatay sa tao, eh gusto ko na pong ibalik ang parusang kamatayan. Kami rin po ay nag-file uli ng bill para naman sa mga pulis sa PNP na papasok sa droga ay mabalik uli ang parusang kamatayan. Ngayon, sabi nga po ng ating pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me, busy ba kayo? Eh baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayo makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayo nahiya? Maglin tong pinag-uusapan natin, makinig kayo. Magsasaka ang mga nahihirapan dito, kabuhayan ng mahihirap na tao. Agricultural country tayo, sinatabi tating agricultural country tayo, pero nag-i-import tayo, hindi ba nakakahiya yun? Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. At hindi ako, sa tingin nyo ba, masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Mga mahal kong kababayan, asan ba tayo papunta? Asan ba natin gusto pumunta? Kaya po sana, ang hiling ko po sa ating committee ng agrikultura, dito po sa panahon namin, kung hindi man namin kayang alusin itong smuggling, sana po mabawasan. Dahil ang tinitingnan po natin dito ay yung mga magsasaka nating kababayan. Katunayan, ako po ay taga Nueva Ecija at ako din po ay taga Bicol. Hirap na po ang mga magsasaka. Ito po yung duktong-duktong ng problema. Merong tayong pag-uusap sa kapayapaan para mawala ang rebelde. Ano naman mawawala ang rebelde kung pinahihirapan naman natin yung magsasaka para tayo naglulokohan sa bansa na ito? Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, magtulong-tulong po tayo rito sa usapin na ito. Portion of the hearing, who will be the first to ask question? Ikaw? Okay. We recognize Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Ginang Pangulo. Nais ko pong tanungin ang ating mga bisita sa SINAG. Meron po ba kayong datos kung gaano kalaki ang nawawala sa magsasaka dahil dito sa smuggling? Yeah, so far yung sa rice, nakita natin almost
last year mga 10 billion and yung sa pork and chicken umabot din ng 6 to 7 billiones and yung sa sibuyas almost 3 to 4 billiones. So yun ang mga kinonsentrate lang namin yung 4 commodities and of course malaki pa no yung mga ibang commodities pero ito yung na-concentrate natin na talagang pumapasok ng malaki. Kung pagsasama-samahin po, mga 30 billion, ganun po? Almost 30 billion, yeah. Opo. Sa T-Series naman po, Dr. Larry, kayo nyo po, sa T-Series po, kayo, ganun din po, parehas po ba kayo ng... Esensya na po, pero hindi po ako from fisheries. I am from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ah, sorry ah. PCCI po. Agriculture and Fishery Committee. Wala kang datos din doon? Hindi po. Meron po kasi yung iba't ibang mga committees ang PCCI. Okay. Po yung Agri and Fisheries. Oh, sa... Pero wala pong... hindi ikaw sa fishery. Okay. Pero sa agriculture ka rin? Apo. Sa inyo, wala ka bang datos doon? Sa ngayon po, wala po kaming eksakto. Pero parehas naman kayo. Mas robust po yung datos ng SINAG. Pero nakasuporta ka naman sa kanila. Iisa kayong grupo. Related po kami. Oh, okay. Sa palagay po ninyo, sino po ang dapat nating sisihin dito sa smuggling nito? Ang tingin kasi natin, may kasabwat sa Bureau of Customs dahil... hindi naman makakalabas ito kung walang kasama, no? So, yun ang nakikita natin. And dahil sila rin ang nagre-recommenda kung sinong prosecute dumadaan sa kanila. So, may involvement talaga ang Bureau of Customs. For the past year kasi yung pinasa na batas, silang nagre-review eh. So, itong taon lang na... pinausap yung DA na mag-file, kaya nag-file ang DA ng kaso sa Bataan and dito sa Manila. Dahil wala kasi tayong nakikitang nakukulong. Kung nakikita natin for the past year dun sa dyaryo, isang smuggled goods umabot ng almost 15 to 20 milyones. Pero up to now, wala tayong naikulong. No? Sa batas kasi, di ba, once na-file ito sa korte, automatic non-bailable yung mga nagpasok. Eh, kung pupunta kasi kami sa port inspection with the DA, nakikita naman natin yung mga kargamento, yung unang layer to second layer, mga tunay na sinasabing lang ipapasok, pero yung nasa likod, mga agri-product na in which, ito is more than 10 million. Pero may dokumento na pumasok na misdeclaration and may consignee kung sino mga ito, bakit hindi nakukulong mga ito? And ang nangyayari is yung consignee nagpa-file sa custom ng abandonment bago magkaroon ng 15 days no? Ito abandon na ng mga consignee. Pero dapat pina-file yung case against doon sa consignee and mga broker, yun ang nakikita natin. Now, up to now, wala pang nakikitang concrete na kaso against those people. Senator Robin, can we ask the representative of BOC to answer this issue? Thank you. Magandang, lalo na yung iba-iba yung value ng ano, that's ano yun, smuggling din yun. No, yung iba-iba value ng port na sa iba't ibang port ng mga products. So that's all, Madam Chair. Madam Chair, pwede na po. Okay. At sundan ko lang po yung tanong natin kanina, yung sa intelligence. Nasaan po si Sir Intelligence? Andito naman din po yung kasamahan niya, sir. Nag-CR lang po yata. But okay. Yung isa po sa mga kasama niya, si Mr. Troy Tanis, sir, baka po masagot niya yung mga tanong niyo. Madam Chair, pwede po natin i-recognize yung isang tao. Isang sir po natin sa intelligence. We recognize the intelligence officer. Yun na po. I'm sorry, Your Honor. Sorry. Yes, sir. Please. Tanong ko lang po, sir, kasi kanina po, maganda po yung mga linyahan ng tanungan. Bumagsak na po sa DOJ. Nung bumagsak po sa DOJ, ang tinuro naman ng DOJ, parang ang dating,
yung mga nakakarating na mga kaso sa kanila eh parang kulang-kulang na ng ebidensya, parang gutay-gutay na, kaya ang nangyayari na di-dismiss. Ang tanong ko po, kayo po ba sa loob ng Bureau of Customs, wala po ba kayong parang internal affairs, parang sa police may ganun eh, yung iniimbestigahan nyo yung mga tao po ninyo, kung sino talaga dyan yung mga involved dyan sa... Nagkukwentuhan nga po kami ni Senator Ejercito, parang ang dating eh, may mafia na yata dyan sa loob eh. Hindi po ba yan? Hindi po ba yan na papatunayan nyo pa? Salamat po doon sa tanong. sa intelligence division po, panagsubmit kami ng seizure procedures, nando po lahat ng necessary evidences na kailangan. Import entry, tinatanong ni Madam Senator, container numbers, description, who are the brokers, estimated value. So, lahat po yung bago yung mag-submit, kinukompleto po namin with supporting documents. Nagsasalubong po kayo ng DOJ. Kompleto po yung sa inyo. Sabi naman nila, mahina yung dating ng kaso. Parang, ano na lang po, sagutin na lang po nyo ako, sir, doon sa, kayo po, meron po ba kayo sa loob, bilang kayo po ay sa intelligence? Yes, sir. Hindi nyo po ba nakikilala doon sa loob ng Bureau of Correction? Kung sino dyan, Bureau of Correction, pinakukulong ko na, eh, no? Bureau of Customs, wala. Bureau of Customs. Wala po ba kayo dyan na-identify? Na sila talaga yung involved? Properly identified nyo, sir. Meron po. Ano po ang ano, meron po ba kayong unit na umaaresto dyan sa mga yan at ano, isushoot na? Sa intelligence po, meron kaming everyday na fire intelligence reports, sa kami daily intelligence briefing. It's all written there, sir. So, pa nagkakaroon kami seizure, nasusuport na po namin yun. Ano pong ginagawa nyo ron sa mga miyembro po ninyo na taga-bureau na involved dyan? Ano pong, meron po ba kinakasuhan din po ba niya yan? Yes, sir. Meron po kaming internal prosecution divisions under CIS din po, Customs Intelligence Investigation Service. Yes, sir. Meron po. Ano pong pinakaparusa dyan? Binabaril sa plaza? Ano ba? Sir, ano, usually ho, pag na-subject po sa internal inquiry, inaalis muna po namin sa pwesto, no? Nililipat po namin ng pwesto. Pangalawa po, iniimbestigahan. Sir, nililipat lang ng pwesto o hindi nyo inaalis nyo sa serbisyo? After, habang iniimbestigahan po, no, tanggalin muna namin siya para hindi po siya makapamansala doon o hindi muna siya makapag-function. During the investigation, sir, pwede po siyang i-recommend for suspension kagad. And then pag nag-decision po, ang usual decision po namin, kasama po yung dismissal sa service at pag-refer po ng matter sa Office of the Ombudsman para po for further prosecution of other cases under Republic Act 3019. Yan po bang ganyan, sir? May ano po ba yan? Criminal liability ba? Yan. Dina-file lang din po nyo. Opo. May nakulong na po ba na tayo dyan sa bureau na pinakulong kayo? Alamin ko po yung records ng IIPD namin, pero sigurado po ako may mga reports kami na mga na-dismiss na ng mga katauhan namin at may mga kinakaharap pong kasong criminal before the courts at sa Office of the Ombudsman po. Okay. Maraming salamat po. Mamaya na lang po ako ulit magtatanong ginang Pangulo. Maraming salamat po. Madam Chair, comments from the private sector. Madam Chair, yung transaction value kasi, kaya nabanggit ni Senator JB, mababa yung iba, no? Kasi yung mga importer, naglalagay ng mas mababang presyo. Tapos, kung may kausap sila sa isang port, doon nila binababa. Kaya yung transaction value talaga, mahirap eh. Kagaya niyan sa kung binaba dyan sa Subic, kung yung importer binaba yung value. So, bababa sa Subic yan, makakatipid siya, no? And kasi yung tariff is 30% or 40%. Kung yung in dollar, kung gawin $1 lang, so bababa yung mga yung magbayad, no? So dapat may reference value talaga kailangan, na in which mas maganda yun. Yung reference value dapat based on world market. Kagaya niyan yung sa rice. Dati yung reference value nila is $300. Yung importer, binababa nila yung value nila para at least mas bababa yung pagbayad nila sa custom. So dapat sabotage. Yes, oo, dapat talaga may reference value. Kasi ngayon, alam naman natin yung bigas is $500 per metric tons. FOB.
So dapat yun ang ibase nila dun sa mga value. Eh ngayon ang reference value ng custom is $400. We will $100 try to less. Very specific. Yes. Para dapat hindi tayo ano, kasi yun ang problema nung first law namin, masyadong general. So napalitan ng spirit of the law. Yes, so kagaling chicken, kung tatalingin mo yung mga important na legitimate, $2.70. Pero nakalagay dun sa mga dokumento ng mga pumapasok is $1.70 lang. So dapat talaga may nag-evaluate ng custom palagi. Ina-update nila yung value para at least may talagang value ang isa-set ang custom na pagpasok ng mga produkto ito para pantay-pantay lahat na port of entry. Yun lang. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Alam.